Ngayon, nandito tayo sa proseso ng pagsusorting. Hinihiwalay natin yung mga fingerlings according to their sizes. Bakit kinakaukaw? Kinakaukaw para lumusot doon yung mga maliliit, lulusot doon yung 2 inches sa mga butas-butas. Mm-hmm. Ang matitira doon, yung mga 3, 4, 5. So mapapansin mo, itong screen na to, ibang size na ng ibang sukat, dito naman ang lulusot yung 3 inches lang. Almost 2 years na rin po kaming naghihito sa biyaya po ni Lord. Hanggang ngayon naghihito po kami at patuloy po kaming ginagabayan sa pagninegosyo. Maraming salamat po dahil sa paghihito. Nakaahon po kami dahil dati rin po kami nalugi sa ibang negosyo. Ito din po ang binigay ni Lord sa amin na negosyo para makabayad din po kami sa mga naging utang namin, sa mga naging negosyo namin. Ayan, so nakapag-adventure, basa ang shorts, naligo ang palos. Anong meron dito? Ngayon, nandito tayo sa proseso ng pagsusorting. Hinihiwalay natin yung mga fingerlings according to their sizes. Siya nga pala, mga taga-subaybay ng Agri-Sagri, siya ang aking maganda at sexing asawa. Siya si Tisay. Kita-kita naman, Tisay. Good morning po. Pagkahangon, ang galing dun sa mga drum. Tapos ito, isusort, ilalagay dito. Napansin ko, parang may parang ano, binubukaw niya sa lab or binabanlawan ba? Bakit kinakaukaw? Kinakaukaw para lumusot doon yung mga maliliit, lulusot doon yung 2 inches sa mga butas-butas. Ang matitira doon, yung mga 3, 4, 5. So mapapansin mo, itong screen na to, ibang size na ng ibang sukat, dito naman ang lulusot yung 3 inches lang. Ang maiiwan noon yung 4 and 5 at yung 4 and 5 magka-bracket na yun dito. Sa amin talaga dito, organisado yung pamamalakad namin at pag-aalaga namin ng Hito. Talagang sinosort namin ng maayos yan para pare-pareho yung size nila. At kami, ginaguide po namin kayo sa pag-aalaga ng Hito hanggang sa makaharvest kayo. Yung ibang walang buyer ng grow out dahil beginner pa lang sila, wala pa silang mga kilala. Kami pong nagbibigay sa kanila din ng buyer. Kasi na malaki, tapos nahagis nila dun. Oo. Dito namin iniipon lahat yung mga shooter or pass grower na tinatawag. Kasi pag hindi mo hiniwalay yun, kakainin nila yung mga maliliit. SOP ng paghihito, yung pagsasizing, kailangan matanggal talaga yung mga malalaking yun. So kung 1,000 na shooter everyday, kumakain niya ng 4 o 5 fingerlings, nawawalan ka ng 5,000 pieces everyday. That's a lot. So yan ang shooter. Opo, yan. Tapos inahagis yun na lang doon sa kabilang pad. Tapos ano mangyayari doon sa pad niya yan? Diyan, pinapakain namin sila, mga malalaki na yung mga nandyan, pambentang good size per kilo, o kaya naman, tutuloy namin gagawing breeder. Ang Hito po kasi, hindi siya mahirap alagaan. Hindi kailangan ng napakaluwag na space, napakaluwag na fish pan, para lumaki sila. Hindi rin nila kailangan ng malalim ng tubig, kahit na 1 meter lang ang lalim, yung pinakamalalim, pinakamababaw, hanggang tuhod, lalaki na po sila. Sa pagkain ng Hito, kasi kahit ano kinakain ng Hito, pinaka-common na kinakain nila ay mga feeds. Yan ang nasa isip natin lagi, yun lang ang pagkain ng Hito. Pero hindi po, marami pong alternatibong pagkain ng Hito. Tulad ng hasang at bituka ng tilapia na nahihingi lang sa palengke, BO na hotdog, mga bituka ng manok. Kasi ang Hito po, carnivorous po ang nature nila, kaya mas mabilis po silang lumalaki kapag nakakakain po sila ng meat. After natin i-sort na tatlong klase, ano yung susunod? Magtitimbang po tayo ng 1 kilo, bibilangin po ilang pieces yon, tapos and the rest, titimbangin na po lahat nang makuha natin yung exact bilang nila. At yung pa-order, halimbawa may pa-order ng 50,000, titimbangin na lang namin nang hindi na namin kailangan bilangin manually yung 50,000. Sukatan ng by numbers is by kilo. Oo po, tama. Nakapag-deliver na kami sa iba't ibang panig din ng Luzon. Inabot na namin yung Masinloc, Zambales, Mindoro, Isabela, Ilocos, Cagayan Valley, at Nueva Ecija. Tulad niyan, bukas may deliver po kami sa Nueva Ecija. Isa pong PNP General yung dideliveran po namin bukas. Sa mga nagko-concrete po kasi, ang advisable po namin is 3 inches pataas. Mm-hmm. Dahil yung 1 and 2 inches po, maliliit pa yon, so mahina pa sila. And isa pa advantage nun, kapag sa concrete pan kasi, kaya maganda yung malalaking size dahil mas mabilis na po yung time na lalaki sila. Mm-hmm.
kunwari umorder ka ng 10,000, mm-hmm. kung maniliit po yung in-order mo, possible na nasa 3,000 na lang o 4,000 na lang yung mga harvest mo doon. Malaki pa wala. Malaki po kasi pwede pong makain sila, mamatay sila. Mm-hmm. Kaya mas safe po para sa mga nagko-concrete pan yung mga 3 inches pataas. Mm-hmm. Ngayon, yung iba po, yung mga, kung meron po silang mga kulungan ng baboy na hindi na nagagamit, mm-hmm. pwede po nilang i-convert yun into concrete pan. Kasi mm-hmm. yun po ang uso mm-hmm. sa north. And okay naman po yun kasi marami po ganun lang ang ginagawa at kumikita naman. Mm-hmm. Basta sumusunod lang po dun sa tinuturo nung mentor nila. Tulad po sa amin, pwede naman po silang magpaturo din. Mm-hmm. Just in case wala din silang alam, willing naman po kami magturo. Ang farm po namin dito, yung hituan namin, almost 3.5 hectares po siya. So, bali 8 butas po siya. Halos 3 kalahating hektarya po siya. Bawat butas po, siguro, mga 3,000 mahigit po yung iba. Yung iba, kulang sa 3,000, mga ganun pong sukat ng mga fish pan po namin dito. So, ano ang difference at ano ang advantage? Both sides, no? Like for example, i-compare natin ng mud pad to compare to concrete. Sa concrete kasi, pwede yan kahit sa backyard mo lang, kahit sa likod bahay mo lang, pwede yan. Hindi mo na kailangan na humanap ng malalaking fish pan para lang makapag-alaga ng hito. Ang isa pang advantage ng concrete pan, madali lang siya kapag nagsosorting ka or kapag nagsasizing ka. I-drain mo lang yung tubig ng concrete. And then, pwede mo nang, makikita mo na doon yung mga shooter or past grower at pwede mo nang ihiwalay. Sa earth pan naman, ang advantage naman ng earth pan, medyo malawak kasi. Mas mabilis yung paglaki niya, tsaka mas mabigat yung timbang ng hito kapag lumaki po siya sa earth pan. Pero hindi naman din sila masyadong nagkakalayo ng timbang. Kaya nga lang, sa concrete kasi, medyo limited po kasi yung space na ginagalawan nila. Mas delay yung paglaki nila kumpara sa earth pan. So yun po ang napakagandang aral po na nakuha din natin. And ideally, pag concrete ang inyong setup, kumuha na kayo dito. Pumunta na kayo sa mga mud pan owners na nagbebenta ng mga fingerlings. Fingerlings po talaga ang tamang pagbibitaw para sa mga concrete pan. Opo. Almost 2 years na rin po kaming naghihito sa biyaya po ni Lord. Hanggang ngayon naghihito po kami at patuloy po kaming ginagabayan sa pagninegosyo. Maraming salamat po dahil sa paghihito. Nakaahon po kami dahil dati rin po kami nalugi sa ibang negosyo. Ito rin po ang binigay ni Lord sa amin na negosyo para makabayad din po kami sa mga naging utang namin, sa mga naging negosyo namin. Inspirasyon na makita yung mga exciting na mga visuals natin, ano? Na nakikita yung mga hito. Pero lahat ng pagsisikap, lahat ng pag-effort dito, no? Napakatrabaho ang proseso. Gusto natin marinig kung ano naman ang naidulot ng negosyo na ito. Kung ang hito ba ay kumakatas din sa bulsa. Napakaganda pong kumita sa paghihito. Tulad yan, nakapaglabas po kami ng bagong sasakyan, nakapag-expand po kami ng fish pan namin, nadagdagan yung mga fish pan namin dahil hands-on po kami sa aming negosyo. At masasabi kong mabilis po ang kita sa paghihito. Ang exciting sa at masaya sa paghihito, syempre, napoprovide niya yung mga pangangailangan mo at napapataba niya yung bulsa mo. Syempre, nakaka-excite at mas lalo kang na-inspire, magsipag at i-improve pa yung negosyo mo. Balikan po natin yung agrikultura natin, lalong-lalo na yung sa pangingisda. Instead na umaangkat tayo sa ibang bansa at hindi natin alam kung ano yung mga ini-inject nilang doon na mga gamot para mabilis na lumaki yung mga isdang, inaangkat natin sa kanila. Ba't hindi natin tangkilikin yung sariling atin? Tiyak po, payayamanin po tayo ng ating negosyo, lalong-lalo na po yung pagpipishpan. Kasi sa panahon po ngayon, napakamahal po ng baboy, napakamahal din po ng manok. Ang mga tao, bumabalik po sila sa isda, kaya lumalakas po ang benta ng isda dahil yun na lang po ang afford ng mga tao. Wala pong imposible. Sikapin po natin na dito po tayo umasenso sa sarili nating bansa. Pagyamanin po natin ang ating agrikultura. Mapapalay man po yan or sa larangan po ng pangingisda. Sa mga nagsimula na nahihirapan sa ngayon, huwag po kayong sumuko kasi lahat naman din tayo
dumaan din sa mga ups and downs ng negosyo. May kasabihan nga, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, hindi umaayaw. So, agri ba kayo sa agri? Agri sa agri! Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tito Jay. Thank you, Fish Pump. Boom. Boom. Hito.